magandang hapon po sa ating lahat, ano? Medyo na-traffic lang po ng konti yung moderator natin. So, darating din naman po. Uupo na lang po. Para po makapagsimula na tayo, papakilala natin. Napupunan natin ang ating mga kasama. Sa paling po ng Islam, si Karashid Marmanel Indasan. Siya po ay Islamic propagator since 1996 to 1998, VSA Buraida, President Masjid Al-Burhan, Asiratan Mustaqim. Dao Center. Project 7 Quezon City, Teach Al-Mukharana Al-Adyan, Comparative Religion. Ladies and gentlemen, Karashid Mardel Indasan. Siya po ay bearer of mission ng Asinat Ilaw Community sa St. Anpo, Taguig. Member and lecturer ng St. Peter's Men's Society, Lay Apologetics sa Quiapo po. A head servant and formator of Vial Family Catholic Community. Dito po nakabase sa St. Agustin, Pasig City. Vice Chairman, Evangelization and Lay Formation Ministry. Sa panig po na Catholic Church, si Brother Paul Sinoga. Ito po ang nakalagay sa kontrata na pinirmahan ni Karashid at ni Brother Paul. The debate format shall be a modified cross-examination type. First, affirmative constructive speech, 25 minutes. Cross-examination by the negative side, 10 minutes. First, negative constructive speech, 25 minutes. Cross-examination by affirmative side, 10 minutes. Second affirmative constructive speech, 20 minutes. Cross-examination by the negative side, 10 minutes. Second negative constructive speech, 20 minutes. Cross-examination by the affirmative side, 10 minutes. Conclusion of the affirmative side, 10 minutes. Conclusion of the negative side, 10 minutes. Para po simulan, talakayan sa hapon na ito, ibibigay na po natin ang tablado sa ating mga. Nandito na po pala yung moderator. Brother Cedric po, moderator po natin ngayong hapon na ito. Isang agnostic po. Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Pali, ako po, ang moderator po nyo. Pali, papakilala ko muna sa sarili ko. Ang pangalan ko po ay Cedric. Isa po ako agnostic, pero hindi po ako atheist na walang Diyos. No? So ngayon, pali dito sa magaganap na debate, ang mangyayari
isipin ko po, wala po ang papaligan ng isa sa inyo. No, kahit ano, Islaman o Kristiyano. Kung sa bagay, may mga nakilala ko sa atin, sa akin dito, lalo si Father Paul, si Bashir na nag-moderator na rin ako one time. Bali, ang napag-usapan din nila sa mangyayaring debate, first, ang affirmative constructive is 25 minutes. Let's cross-examination by the negative sides, 10 minutes. The first negative constructive speech by 25 minutes cross-examination by affirmative side is 10 minutes. And second, affirmative constructive speech, 20 minutes cross-examination by negative sides, 10 minutes. And the negative constructive speech, 20 minutes, then cross-examination by the affirmative side, 10 minutes. So ngayon, and dito, magkakaroon ng tatlong tayuan. Una, 25, then 25, second. At tapos, 20 minutes, then in conclusion, 10 minutes. So ngayon, ang affirmative side natin dito, I see, Ustad Rashid Mintazan. So ngayon, siya ang unang titindig sa atin. So bali, bago lahat, bago lahat, simulan natin muna to sa isang panalangin, sa panig muna na ano, sinong gusto yung mauna? Okay, so kung bali kung hindi, ano, sisimulan natin sa timer, sinong magiging timer ko natin? Dapat may isang timer galing sa Kristiyano, tapos may isang timer galing sa Islam. Isa sa Kristiyano, isa sa Islam. Sino sa, ano? Timer dyan. Ito na lang si ano, Bro Jordan. Ah, pwede rin dito, pwede rin dito. Sa may ano, bro. Sa may sulok, bro. Ito upuan mo. May bago, yung bago. Bro, sa akin pala to. Yung bago, pwede naman yun. Okay, pwede naman lahat? Okay. 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 Okay na po? Okay, pwede na po? Okay. Isimulan na po ni, ano, ni Brother Ustad Rashid Mintazan affirmative constructive speech ng 25 minutes. Okay? Timer. Start. Start now. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وامين Panginoon Allah iyong paluwagin para sa akin ang dibdib ko padaliin mo para sa akin ang gawain ko at kalagan mo ang buhol ng dila ko upang maunawaan nila ang sasabihin ko.
Assalamu alaikum. Sumayo po ang kabayapaan. Magandang hapon po sa inyo, mga kababayan. Nais ko muna pong ipagpauna. Malapit na po sa puso ko ang mga Katoliko. Ang pangalawang pamilya ko po, in other words, doon po sa side ng aking asawa, ay natinuring ko pong magulang na, kayo hindi mga aking mga kapitbahay na kinalakihan, natinuring ko ng mga kapatid ay mga Katoliko. Ang mga nakasama ko sa buhay ko ay Katoliko. Ako rin po, lumaki ng aral sa isang Catholic school. Actually, mamaya papaliwanag ko, wala na pong debating nagaganap sa Muslim at Katoliko. Puro about peace, about dialogue na lang. Patigas na lang ang ulo talaga ni Paul. Inamon pa tayo eh. Pero okay, maganda. Sports lang naman po ito. Pagkakayon pa man, tumitindig po ako sa mga sandaling ito. Bilang mangaral sa pananampalatayang Islam, na daladala ang katotohanan upang ibahagi po namin sa inyo. Katulad nga po ng sinasabi ng Quran, فَمَعَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينَ. Our duty is only to convey the message. And by conveying the message, we are already rewarded by Allah. Tanggapin man ninyo o hindi. Ang mahalaga, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi na ako nahirapan i-convey, ibahagi sa inyo ang katotohanan na kasaad sa Quran ni Karim. Sisimula na po tayo ang ating pong paksa. The true religion of God is the Holy Roman Catholic Church or Islam. So tandaan po ninyo, sinasabi kung anong reliyon, alin sa dalawa, ang talagang tunay na reliyon galing sa Diyos. Siyempre, bilang Muslim, gagamit muna ako ng internal evidence. Bakit ko sinasabi, bakit ako naniniwala na ang Islam ay galing sa Diyos? Makatwilin lang na dapat anungin natin ang Diyos. At ang internal evidence na gagamitin ko, unang-una ay Quran. Siyempre, yun ang sinasampalatayanan po namin. At mapapatunayan ko po sa inyo mga kababayan na talagang napakalinaw ng Quran. Wala nang mas lilinaw pa sa Quran. Pagdating sa pagpapahayag kung ano ang tunay na reliyon galing sa Diyos. Una, ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيا panatilihin mo ang iyong mukha sa reliyong dalisay. May reliyong pala na inuutusan tayo ng Panginoon na iyong ibaling, iharap, panatilihin ang iyong sarili sa isang reliyong dalisay. Ang kalikasan ni Allah. Aba, meron palang reliyon na talagang likas sa Diyos. At ito'y sa katalagahan ito, sa makatwid sa reliyong ito, nilikha ang mga tao. Apa, mayroon palang sadyang reliyon, likas sa atin, na sa pamamagitan ng kalikasan ito, sa pamamagitan ng reliyong ito, nilikha ang Diyos ang mga tao. Walang pagpapalit sa pagkakalikha niya. Yan ang matuwid na reliyon. Iyan ang matuwid na reliyon. Ngunit marami sa mga tao hindi nakakala. Meron palang reliyon. At yung reliyon na yun, likas sa atin, naturalesa sa atin, katalagahan na ibinigay ng Diyos sa atin, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatwid, sa pamamagitan ng reliyon ito, nilikha ng Diyos ang mga tao. May reliyon. At imba, pinagtibay pa nga, kinumpirm pa, ipinalagay po sa atin.
upang mapalagay ng tao ang mga Muslim na talagang nasa tunay kaming reliyon. Bakit? Ano po ang sabi? Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Say o Muhammad, sabi ng Diyos, sabihin mo Muhammad, sabihin niyo mga Muslim, truly my Lord has guided me. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinagnubayan ako sa tuwid na landasin. My Lord has guided me to straight path, a right religion, a right religion. Ang tunay na reliyon, pinagnubayan kami sa tunay na reliyon. Anong reliyon yun? The religion of Abraham. The religion of Abraham. And he was not al-Muslim. Hindi sa kabilang sa mga nagtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Yes, Diyos mismo nagpatibay. Diyos mismo nagsabi na kami pala pinagnubayan niya sa matuwid na daan, sa totoong reliyon, sa reliyon ni Abraham. E anong pangalan ng reliyon niyo? Anong pangalan ng reliyon? Yung pati ito bang reliyon eh, pinarehistro sa SEC. Hoy, wala pa SEC no? Wala pa ang mundo, may reliyon na. Anong pangalan ng reliyon? Sino nagbigay ng reliyon? Sino nagsabi na ang pangalan ng reliyon nito, ang dalisay ng reliyon nito, ang tuwid ng reliyon nito, ang reliyon ni Abraham? Pakinggan po ninyo. Diyos mismo nagsabi, and using eternal evidence. Anong pangalan ng reliyon? Ang sabi po ni Allah, Inna dina na inda Allah in Islam. Truly, the religion with Allah, tunay na ang reliyon sa ganon kay Allah ay ang Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. Sinong nagsabi na ang pangalan ng dalisay na reliyon sa makatwid ang pangalan ng reliyon ni Abraham ay Islam? Walang iba kundi ang Diyos, ang Rabbul Alamin, ang Panginoon ng lahat ng nilalagay. Dapat ganyan din niya ipakita na sinabi ng Diyos, ang tuwid ng reliyon ay Holy Catholic Apostolic Roman Catholic. Ha? Tingnan natin kung anong internet evidence ang gagawin niya. Ako, may napapakita ako eh. Kaya nga wala na kalituan sa Muslim eh. May nakita ba kayo sa Muslim? Ang pangalan ng reliyon ay ganito, ganito. Nagkakaisang Muslim sa buong mundo na ang pangalan ng reliyon ay Islam. Sa Bible, hindi ko makikita yan. Tuloy tayo. Eh, ang reliyon pa lang ito, ang matuwid na reliyon ito, ay reliyon ni Abraham na ang pangalan Islam. Eh, bakit matuwid? Ano ba si Abraham? Ang sabi po ng Quran, Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Sino si Abraham? Abraham was neither a Jew, hindi siya Hudyo. Apo niya Hudyo eh. Paano magiging Hudyo si Abraham? Lahi yung tribo yun eh. Hindi rin siya Kristiyano. Uy, kamakailan lang naman nagkaroon ng salitang Kristiyano. Tatlong talata lang ang sabi. Ngunit siya ay isang totoong Muslim. He was not al-Muslim. Hindi siya kailanman nagtambal sa pagsamba sa nag-iisang sasama. Khalilur Rahman, ang best friend ng Diyos. Sunod, ano pa sinabi ni Allah patungkol po sa reliyon ito? Ang sabi po ni Allah, makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikipagbaka. Siya, si Allah, He has chosen you, Islam,
and has not laid upon you in religion any hardship. It is the religion of your father Abraham. Ang Islam pala ay reliyon ng iyong amang si Abraham. It is he, si Allah, who has named you Muslim. Old people, noon pa pala, yung mga tagasunod ni Abraham, tinawag ng Muslim. Ha? He has named you Muslim, both before and in this the Quran. Yung mga tagasunod ni Propeta Muhammad sasala. Ha? And you, that the messenger may be a witness over you, and you be witnesses over mankind. Kaya ninaw po ng Quran. Sinabi na nasa dalisay na rin yung kami. Nasa matuwid na daan. Matuwid na daan. Sirat al-Mustaqim. Totoong reliyon. Ang reliyon ni Abraham ng pangalan na Islam. Pagkatapos, ano ba ang sabi patungkol sa reliyon ito? Kasi kami pala Muslim. Muslim na noon. Reliyon yun ang aming amang si Abraham. Siya'y al-hanib na kailanman hindi natambal sa pagsamba sa Diyos. Hindi alam ni Abraham ang Trinity. Nasa matuwid na landas. Kaya, bilang Muslim, ipinasinasabi sa amin ng Quran ng malinaw, kami ay pinatnubayan sa matuwid na landas. At kinumpleto pa, para mas mabuo ang reliyong ito. In other words, wala kang nangahanapin, wala nang kakulangan pa, kumpletong-kumpleto na. Nung dumating ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumpleto na ang kanyang reliyon. In other words, wala nang idadagdag pa, wala nang ibabawas pa. Ito na ang way of life ng tao, submission to the will of God. Kaya sinabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sa araw na ito ay nilubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Binuo ko sa inyo ang pagpapala ko at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Sa mismo nagpatibay, sa mismo nagsabi, inulugdan ko na kayo, binuo ko sa inyo ang pagpapala ko. Buong buo ng pagpapala ng Allah, ng Diyos, sapagkat kinumpleto niya na ang Islam, ang reliyon na ibinigay po sa akin. Malinaw po ang internal evidence. Napaka-linaw, napaka-tibay ng internal evidence na ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid. Kaya, paano? Kung pwede ka ba, sinabi na ng Diyos ko, ano pangalan ng reliyon, di ba? Sinabi na ng reliyon ito, matuwid, tama, tumpak ang reliyon ni Abraham. Matigas ang ulo ng iba. Pwede ka ba bang pumili ng ibang reliyon? Malibang sa reliyon ipinigay na ng Diyos? Ano po ang sabi ng Diyos sa Quran? Tingnan nyo, kompleto talaga ang Quran eh. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang maghahangad pa ng iba pa sa Islam bilang kanyang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya. At siya sa kabilang buhay ay samangay kabilang sa mga malulugi. And in the hereafter, he will be one of the losers. Hindi ka na pwedeng pumili ng ibang reliyon. Kaya napakalinaw, kapatid. Ngayon, ano ngayon ang kainagnan pag nasa tamang reliyon ka? Ha? Hindi ka na pwedeng pumili. Pag nanatili ka sa tamang reliyon, anong kainagnan? Siyempre, kaligtasan. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum ta'zanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin ulqulul
dyan na ang linaw. It will be said, sasabihin sa mga mananampalataya, O my worshiper, o aking mananamba, wala nang pangamba, wala nang takot. No fear shall be on you this day, nor shall you grieve. Palibasa kayo'y mga Muslim, palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda, at kayo'y mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso. Allahu Akbar. Pumasok kayo sa paraiso. Kaya, napakalinaw ng Quran, mga kapatid. Inukoy ang kung ano ang matuwid na reliyon, kung ano ang totoong reliyon, ang dalisay na reliyon, ang tuwid na landas, ang reliyon ni Abraham, ang pangalan ng reliyon, Diyos mismo nagsabi, ito ay Islam. At wala ka nang, hindi ka na po pwedeng pumili pa ng ibang reliyon, malibang sa reliyon itinalaga, ibinigay sa iyo sa Diyos. Sapagkat pag ginawa mo yan, pag pumili ka pa ng ibang reliyon, mapapabilang ka sa mga talunan. Yeah, yan po ang aking internal evidence na talaga napapatunayan ko ang reliyon ito galing sa Diyos. Galing sa Diyos. I hope makapagbigay din siya ng internal evidence na mababasa niya sa atin na Diyos mismo sa ganang kanya, sa aklat nila ang nagbigay ng reliyon ito. Pero mapapatunayan ko sa inyo mamaya, hindi po Diyos eh. Tao, inimbento lang. Ngayon, gagamit ako ng external evidence. Bibilisan natin ilang minutes na po. 7 minutes. Remaining. Okay. External evidence. Gagamit tayo ng external evidence kung ano sinasabi ng iba patungkol sa pananampalataya nito. Pakibasa ka pa. Unang-unang gagamitin ko, yung Catechism po ng Catholic Church. Ano pong sabi? Kaya ayoko nang makipag-debate sa Katoliko eh. Bakit? Ito pong sinasabi nila. Ang simbahang Katoliko mismo. Pakibasa ka ba din? Number 841. The Church. Relationship with the Muslims. Page 244. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place, amongst whom are the Muslims. These profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore the one, merciful God, mankind, judge on the last day. Aba, I'm using their own book. At ang sabi nila, ang pangako ng kaligtasan o ang plano ng kaligtasan, the plan of salvation, are also for those who acknowledge the Creator. Una dikit sa lahat ang mga Muslim. Sapagkat ang mga Muslim, katulad din natin mga Katoliko, sabi nila, they adore the one true God, the God of Abraham. O di kinikilala nila ng mga Muslim pala, kumikilala sa Diyos na tunay. Allahu Akbar. Eh kaya nga, wala nun debate sa Muslim at Katoliko eh. Maliligtas din pala ang Muslim. Nagalit nga ang Protestant at Evangelical eh, nung ipinahayag nila ito eh. Oo. Malino, dapat tapos na ako eh. Tutusin. Tuloy pa natin. The show must go on using external evidence. Ano pong sabi? Wikipedia! O eh, siguro alam naman ninyo yan. Panahon ng internet ngayon. Ano pong sarabi? Islam is a monotheistic in Abrahamic religion. Aba! Inside Wikipedia mismo nagsasabi, hindi sa Muslim yan. Ang Islam, monotheistic, naniniwala sa isang Diyos at reliyon ni Abraham. Ano pa? Yung Catholic Encyclopedia. Aba, yung Catholic Encyclopedia, ano sabi? Islam, the religion that God set forth for Abraham, Moses, Jesus, and Islam, ang reliyon that God set forth for Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Ano pa? Britannica. Ano pa sabi sa Britannica? Ibilisan natin. Islam, major world religion. In Islam, Muhammad is considered the last of a series of prophets, including Adam, Noah, Abraham, Moses, Solomon, and Jesus. And his message simultaneously
consummates and completes the revelations to earlier prophets. May kumukontra mo ka. May kumukontra mo ka. Patay! Tignan, sinasayo. Bakit? So, ginamit ko po yung external evidence po natin. Alam niyo sila lang, kapatid. Kasi meron akong gustong punto rito. Isa na lang siguro. Isa external evidence lang. Ha? Para makita yung ating mga kababayan. Anyway, meron naman tayo dito. Obvio pa. So, no wonder, pinatakyak naman pala ng Roman Catholic na tayong mga Muslim, we worship the God of Abraham. O eh, dapat wala na kayong tinututol sa amin. Diba? Kasi yun naman sinasabi sa atin ng Quran. Ang inyong reliyon ay reliyon ng inyong amang si Abraham. Kaya. O ilang minutes na lang kapatid? 3 minutes na lang. Okay na ba? Ngayon, tatalog tayo ng konti kapatid. Bakit ako tumututol? Kasi 3 minutes na lang eh. Meron akong gustong ipakita. Bakit ako tumututol na ang Roman Catholic Church ay hindi reliyong galing sa Diyos? With all respect sa mga Katoliko nating kababayan. Una, hindi naman po Diyos ang nagbigay. Kailan nagsimula? Pwede ko ba natin? Man-made major doctrine? Yung Trinity, inimbento po. Hindi po yan nagsimula po ang Trinity nung mga 3 to 5 century na. 300, 500 taon na wala na si Kristo sa mundong ito. Konti na lang ang oras natin. Nag-invento sila ng Homosius para kontrahin nila doon si Arius na isang pari din. Ang paniniwala niya, si Kristo tao nila lang, hindi Diyos. Aba, para makontra nila yan, nagkaroon ng Council of Nicaea o Nicaea, 325 after Christ. Doon nag-invento sila ng salitang Homosius. Invento nila yan eh. Para saan yung Homosius? Ang kaganapan sa Patiohan, yung Homosius ay co-substance si Kristo daw, co-substance niyan ng Diyos at kapantay ng Diyos. Hindi pa natatapos doon. Ha? Tatalang tayo ng konti. Kasi ilang minutes na lang, 2 minutes na lang. Yung pangalan ng reliyon. Ang Islam, pinakita ko sa inyo, internal evidence, Diyos mismo ang nagbigay. Paano? Ayon sa libro ng Katoliko. Pasahin mo kapatid. The name of the religion. The name of the religion. Discourses on the Apostles' Creed, page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mali yung Roman Catholic, pinurpose yun pero ni-reject. Sino nag-reject? Mga bishop. Ayan ang pagkasunduan ng mga bishop. Ang official na pangalan, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan nagsimula? Ano ni Kristo? Hindi! 1870, nauna pa yung pangalang Pilipinas. 1870 lang, nagkaroon ng the Holy Catholic Apostolic Roman Church. O paano mo masasabing sa Kristo? Pangalang pa lang pinagputuhan. Mali pala yung Roman Catholic, rejected. Sapagkat the official name is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan na ibento? Kailan na buo? 1870, nauna si Magellan. Si Magellan, 1521. Pagkatapos, binigyan niyang pangalan ng lugar nito, Las Islas Pilipinas. Nauna pa yung salitang Pilipinas na naging official. So, mga kapatid, yan po ang aking presentation. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Okay. Bali ngayon,
Pagkatapos ng 25 minutes na presentation ni Brother Rashid, ngayon magtatanong naman si Brother Paul kay Rashid tungkol sa kanyang kinilata. Ngayon, ito ay 5 minutes. 10 minutes. Running time. Magandang hapon, Brother Rashid. Magandang hapon din po, mga kababayan. Binasa niyo po kanina, sabi, usapan namin ni Brother Rashid ay profesional na tanungan. So wala po ditong babuyan, no, ng personalidad. At kaya po yung referensya, tanong, kung hindi alam, okay lang. Kung alam, okay lang din po. Ganun lang po kasimple yun. Binasa niyo po kanina yung CCC 841. Nabasa niyo po ba yung CCC 846? Opo. Ano po ang nakalagay sa CCC 846? Ang pagkakalam ko po yun, habang binubuklat ko. Ang pagkakalam ko sa 846, outside the church, there is no salvation. Okay. Paano pinaliwanag dyan sa 847? Alam mo, ito po yung, ang pagkakalam ko sa pag-aaral ko, ito po kasi yung matatandang pahayag ng Roman Catholic. Hindi po. Ang tanong ko po, paano pinaliwanag dyan sa 847? Kasi binasa niyo po yung 841, dapat nabasa niyo po yung 847. Yan nga po, pinapaliwanag ko na nga po. Ano po, ayoko niyo basahin po kasi baka maubos yung oras. Ang pagkakalam ko po dito, ito po kasi matandang paniniwala na to ng Roman Catholic na hanggang ngayon nanatili pa rin. Kaya yung 846, kung pag-aaralan mo malalim-lalim na Mr. Paul, mas naunang paniniwala yan ng Roman Catholic bago nila ipahayag yung 841, the church relationship with the Muslims. Bakit? Sapagkat wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag na ng Roman Catholic, kapag hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Okay. Unfortunately, hindi na namura yun sa paniniwala ng Roman Catholic. Kaya lang, the way na tinignan mo ito, magkakonta itong dalawa. Okay, tuloy po tayo. Sige po. Doon po sa binasa niyo sa discourse, Says of the Apostles, sa page 191. Nung sinabi, the Holy Roman Catholic Church, tinuloy niyo po ba ang basa? Anong nakalagay doon? Hindi na po kompleto yung dala ko rito, pero yan po kayo nasa software po, copy ko, nasa laptop ko po. E panahon na ako ng internet game. At yung po, naniniwala po sa aking pagbabasa, yan po yung ginawa sa Vatican Council. Meron po ako rito, kaya lang wala nang kayong panahon para pasahin pa. Ito po ito, pero malinaw dyan, na sa 1870, doon pa lang naging official yung pangalan po ng inyong. So nabasa niyo po yun sa discourse? Nabasa po. Niyo po. Nabasa. Nakalagay po ba doon pagkatapos ng the Holy Roman Catholic Church is a descriptive nung simbahan o sinabi bang yun yung pangalan? Alam mo ninyo, as descriptive, nabasa niyo po ba doon na as descriptive? Gumagamit po kayo ng semantics. Kay descriptive dyan, kay occasion. Ang tanong ko po kung nabasa niyo po ba doon na nakalagay descriptive? Nabasa ko po ang discourses o apostles' creed. Okay, maraming salamat po. Yun po masasabi ko. Okay, salamat po. Nakita niyo po ang ganda ng tanungan, no? Kung hindi tinatanggap, tuloy lang o tinatanggap, tuloy lang. Kaya wala po itong pitpitan. Salamat. Nung wala pa si Muhammad, may relihiyon ng totoo. Meron na po. Meron na. Ayon sa paniniwala niyo po, yung relihiyong totoo, nawala po ba ito o nakurap? Ang relihiyong totoo ay nawala o nakurap? Hindi po. Hindi. Ang tao po ang nawala sa matuwid na langgas. Pero ang relihiyong po, yung tao yung nawala, yung reliyon na natili, yung totoo. Na natili po. Sino yung mga tao doon ngayon? Ito po yun. Inikilala po namin, pagbago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tunay na tagasunod si Kristo. At ang tunay na tagasunod ni Kristo ay mga tinawag ng Muslim. Nasa Quran po yan. Hindi, ito tanong po. Yung reliyon na totoo, bakit nung nakurap siya, sabi mo, tao lang ang nakurap. Apo. Walang natira.
Meron din po. Meron na tira. So may nanatiling totoo? Ganito po yan. Meron po nanatiling totoo. Kasi inamin naman po ng Quran yun. So may nanatiling nangangaral ng totoo? Pakinggan po ninyo. Hindi po ako nagpapabasa muna. Ang tanong ko po, may nanatiling nangangaral ng totoo? May nanatili po na lumakad sa totoo. At nangangaral ng totoo? Nangangaral, hindi ko po sinasabing may nangaral, pero nanatili po totoo. Kasi yung pangangaral po, ganito. Kung ang tinutukoy mo ay pangangaral ng isang propeta, wala na po pagkatapos ni Kristo kasi dumating muna si Propeta Muhammad. Kailangan ito inyo. Pero yung nanatili sa kanyang reliyon, sa kanyang gawin, kasi si Propeta Jesus, para sa Israel lamang, sige yung po. Paniniwala namin. Okay. May nanatili sa turo ni Jesus hanggang sa pagdating ni Propeta Muhammad. Okay. At inilalayo ng Quran. Sige, tuloy po tayo. Ibig sabihin, yung ipinangaral ni Muhammad, pagkatapos nung, anong kaibahan yung ipinangaral ni Muhammad doon sa mga nanatiling totoo? Anong kaibahan? Halos wala po kasi yung mga nanatiling totoo, isa lang ang Diyos na sinasamba nila. Tanong ko po, kaya po nawala yung totoo? Kailan po nawala ang totoo? Kasi kung kabuang katotohanan, hindi nawawala yun, kapatid. Yun po ang aming stand. O kailan po nawala yung mga taong naniniwala doon sa totoo? Kailan nawala? Anong petsa? Pagsabing kailan, petsa? Hindi ko masasabi ang petsa, kapatid. Sapagkat sa pagitan ni Kristo at ni Propeta Muhammad, halos 500 taon. Ngunit ang stand ko, naniniwala kami, may nanatiling lumakad sa matuwid na landas. Bakit? Ay, sana ba kaya mo kung bumasa ng Quran? Ha? Hindi na po. Hindi ko na po pinababasa. Sapagkat ipinagpauna ng Quran, yung mga taong kumilala kay Allah at sa huling araw, sa kanila'y wala ng takot, wala ng pangamba sa araw ng pag-uho. Ngayon po, dahil lagi nyo rin lamang nababanggit ang Quran, tinatanggap mo ba na unang na ipangaral ang Biblia kesa sa Quran? Ang Biblia, kung ang tinutukoy po ninyo, ang Biblia itong tangan-tangan natin, hindi po ako masyadong naniniwala. Hindi po yun ang tanong. Hindi Biblia topic natin, ha? Ang ito, stanko. Sandali. Kung ang tinutukoy po ninyo itong Biblia meron tayo, particular 27 books sa New Testament, hindi po ako masyadong naniniwala. Hindi po. Malino po kasi ang tanong ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko. Sandali, tinutuloy ko lang. Hindi ako masyadong naniniwala na ito ipinangaral na wala pa si Propeta Muhammad. Sapagkat may ebidensya ko, hindi pa ito nabubuo. Kailan lang ito nabuo? Kailan lang topic natin? Ang tanong ko po ito. Kasi para masira ang argumento, dapat puntahan natin ang ebidensya. Isa sa Quran. Tinatanggap, ano ba ang nauna? Ito na natanong ko. Ano ba ang nauna na naipangaral? Biblia o Quran? Ganito po stand namin. Ang unang naipangaral, ganito. Taurat, Injil, Quran. Yung Injil, di ba, ayun yung Ebanghelyo, Gospel? Ganito po. Yung Injil, yung po ay galing sa langit na ibinaba kay Jesus Christ. Ayon po sa inyong pag-aaral ng kasaysayan. Pwede mo bang magpasa? Hindi po. Ayon po sa inyong pag-aaral ng kasaysayan. Kasaysayan na. Yun nga ang masasabi. Ano ang unang naipangaral? Biblia ba? O Quran? Kasaysayan. Ang siyang magsasabi ganito, ganito. Ano? Sige. Ito naman ang aming ko sa'yo. Kung tinutukoy mo Biblia, kung tinutukoy mo kung anong unang naipangaral sa maraming bansa, kung Quran o Biblia, ang aking stand, mas nauna ang Quran kaysa sa Biblia. Siya, na makukuha mo o mababasa mo na sinabi na ang unang naipangaral ayon sa kasaysayan ay Quran. Mamaya po pagtindi ko, patutunayan ko po sa inyo, halos 500 taon na ang nakalilipas, hindi pa nabubuo ang Biblia, partikular ang New Testament. Hindi pa natatapos ng mga Katoliko na yasempo nito, invento ito. Ayun naman kasi nag-invento nito. Ang tanong ko po ito. Kung ang tanong mo,
Ano mas nauna? Quran o Biblia? Ang stand ko po, mas nauna ang Quran. Ang tanong ko po ay... Ang tanga-tanga po, Mr. Modreto. Ang stand ko ay yung Biblia sa kanyang kabuuan, ha? Kasi kahit nung wala na si Kristo, hindi pa to kumpleto. Meron akong ebidensya. Evidence. Mamaya, papasahin ko sa inyo. Oh, sige, maraming salamat po. Hello, sa dali na ako. Okay, maganda tanong ito, ha? Okay. Sana pagka si, ano, si Brother Vindasa ganun din magtanong patulad kung ano ginawa ni Brother Paul para ano. Okay. Andali, pag sisimulan natin ulit kay Paul ng 25 minutes. Okay, timer start now. Muli, magandang hapon po sa ating mga kababayan na Muslim at mga Kristiyano. At ako po talaga ay natututo din naman sa talakayan na ito kasi mukhang nanonood pa po ako ng Blue Blink BTX eh nakikipag-debate na po si Brother Indasa. Nanonood pa po ako ng Seti, ang munting prinsipe, nakikipag-debate na po siya. Kaya po isang karangalan na makaharap ang ating kapatid na Rashid Indasa. Ito po ay isang dialogo. More than a debate, this is a dialogue. No? Pagkaman meron po kami cross examination, asahan niyo po sa aming panig at asahan ko lang po sa panig ng ating mga kapatid na Islam. Eh wala po itong personalan. No po. So, ang layunin lamang po natin ay mapalalim ang pananampalataya. Ang layunin po namin dito ay makita kung sino ba ang may totoong relihiyon. Sa makatuwid ba ang totoong relihiyon na ito, ang siyang nagdadala ng totoong pananampalataya. Sa huli, nasa tao po ang desisyon. Gusto ko lamang po linawin, na ang Katoliko ay walang monopolya ng katotohanan. Catholic do not monopolize truth. We neither monopolize salvation. Hindi po namin sinusolo ang kaligtasan. Hindi po namin sinusolo yung katotohanan. Sa katunayan, maraming aral ang Islam na may pagkakahalintulad sa aral naming mga Katoliko. Tinuturo nyo na iisa ang Diyos, aral din po namin yun. Siguro sa mga konsepto, marahil may debate, pero tinuturo din po namin yun, aral din po namin yun. Ang pagbibigay galang, ito po ang talagang gustong-gusto ko sa Quran. Ang pag, kasi Marian po ako, Mariology po. Ang gustong-gusto ko po ang pagbibigay galang sa ating Inang Maria. No? Turo din po namin yun kung paano yung ginagalang si Maria, ganun din po namin siya ginagalang. Ang paniniwala sa kaligtasan, turo din po namin iyon. Kaya nakikita niyo po, umaagri ako kay Brother Rashid na oo, may pagkakapareho, pero ang pinag-uusapan ko dito ay yung totoo. Pag sinabing totoo, ibig sabihin, 100% totoo. Hindi 50% truth, tas 50% hindi totoo. Hindi 75% hindi totoo, at 25% totoo. Pag sinabing totoo, ang ibig sabihin, 100% true. At para malaman at ma-establish ito, dapat patunayan mo na kayo ang tunay na relihiyon. Kaya po ito ang aming napili na topic. Saan na po ang doktrina? Trinidad, pagtawag ng Ama. Saan na po ang doktrina? Patunayan muna kung sino ang totoo. Sapagkat kung ikaw ang totoo, nangangahulugan na ang iyong mga aral ay totoo. Sabi nga po, sa 1.8.32, ito ang ating mababasa. Basa. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalayas sa inyo. Ayan. Ang katotohanan po ang magpapalayas sa atin. Kaya nga po ang pinag-uusapan namin dito, the true religion of God. Yung 100%, kung kakain po tayo ng burger, gusto po natin 100% pure beef.
Kung tayo po ay bibili ng damit, gusto natin 100% original, 100% cotton. Pag tayo po ay bibili ng sapatos, gusto natin 100% original para hindi ka matanggalan ng swelas. Kung may pera, pera rin lamang. Ngunit sa reliyon, libre. Dapat alamin din natin kung sino ang may 100% na katotohanan. Sa pananampalataya po na kanino po ang 100% truth. Again, the CCC explained, nakaisa namin ng Muslim sa paniniwala na may iisang Diyos. Pero meron po kanina, binasa na 846 at meron po 847. Mamaya po papaliwanag ko, bakit mo binabasa ang 841, hindi mo pinaliwanag yung 846 at 847. Kung meron karapatan magpaliwanag ng CCC, kami yun. Ang may karapatan magpaliwanag ng doktrina namin, kami yun. At hindi po kayo. Yan. Kasi po ako, wala po kayong maririnig dahil paliliwanag ko ang inyong doktrina. Ang pag-uusapan natin dito, sino ang totoo? Alam niyo po, hindi na po kinakailangan mag-aral ng theology para malaman kung anong totoo. Hindi na po kinakailangan na mag-aral ng malalim na pag-aaral para malaman natin kung sino ang totoong simbahan. Hindi na po natin kailangan mag-aral noon. Ang kailangan lamang po natin makita yung mga tanda ng totoong relihiyon. Hindi na po natin kailangan mag-masteral o mag-doctoral. Simple lang po, at tiyak ako, mas lalo yung maiintindihan ito. Lalo na po yung ating mga kapatid na Islam at ating mga kapatid na Kristiyano na maunawaan natin ito. Hindi po kailangan ng malalim na pag-aaral. Pag sinabing totoo, sinong nagpasimula? Para malaman natin ang totoo, tanungin natin, sino ang nagpasimula? No? At ito po ang inaantay ko kay Brother Rashid Indasan. Sabihin niya, kailan nagsimula at sinong nagpasimula? At huwag niya po itong patutunayan gamit ang Quran. Pwede po gamitin ang Quran. Nga lamang, hindi ka po pwedeng manatili o ikahon ang iyong sarili sa Quran. Sapagkat kung Quran ang gagamitin mo para patunayan na kayo ay totoo, naku po, umiikot lamang po tayo at nagbobulahan. Self-service po ang tawag mo. Kasi po ako, hindi ko patutunayan ang reliyon namin. Biblia lang ang gamit. Gagamitin ko to, pero hindi Biblia lang. Susuportahan ko po ng mga referensya at ebidensya ang kasaysayan na hindi po nakapagsisinungaling. So, pangalawa, una, saan, sinong nagpasimula? At inaantay ko to kay Brother Rashid. Mamaya sa kanyang tindig. Pangalawa, saan ba sila nagmula? Muli, i-establish natin. Hindi lamang Quran dapat ang gagamitin mo. Ang dapat mong gamitin, suportahan mo siya ng ebidensya. At kailan nagsimula? Ayon sa kasaysayan at ayon sa inyong internal evidence na tinatawag, kailan ito nagsimula? At ito po ang gusto nating marinig sa ating kaibigan na si Brother Rashid Intasar. Dapat ito ang ipaliwanag niya, hindi doktrina. Kasi ang doktrina, malalaman mo kung totoo, kung ito ay nanggaling sa totoong iglesia o totoong reliyon. Kaya yung doktrina, Trinidad, hindi ko papatulad yun. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, tunay na reliyon. Yun po ang tema namin. Ngayon po, sino po ba, ano po ba ang tunay na reliyon? At bakit sinasabi ko na ang tunay na reliyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? The true religion where God deposited the 100 true faith. Ang Islam maaaring may katotohanan at hindi ko yun itatanggi. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung 100% na totoo. Kung mamimili po tayo saan po natin gusto. Sa 100% na totoo o sa 75% o 50% lang na totoo. Alam natin na lahat gusto
100% na totoo. Paano natin malalaman? Una, kagaya po ni Brother Rashid, gagamit po ako ng Biblia. Ang nagtatag ng relihiyon ay si Jesus. Nagtatag po siya ng isang simbahan. Basahin po natin yung Mateo 16, talatang 18. Ito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo po ang aking iglesia. Malinaw po. Ang Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng iglesia, nagtayo ng relihiyon, nagtayo ng simbahan. At ang itinayo, isa. Nagtayo siya ng totoo. Nag-iisa nga, hindi niya po sinabi. At ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking mga iglesia. Ang tinayo mong relihiyon, isa lang. Hindi po marami. May totoo. No? Tignan po natin sa kasaysayan. Nabasa po natin sa Biblia na may totoo. Ngayon naman po, external evidence. At ito po ang gusto kong makita mamaya kay Brother Rashid. Opo, binasa niya kanina, the Muslim is Abrahamic monotheism religion. Tama naman, walang problema doon. Ang problema, kayo ba yung totoong tinayo? Kasi marami pong monotheistic. Marami pong monotheistic. Iglesia ni Cristo, monotheistic. Iba relihiyon, monotheistic. Marami po tayo monotheistic. Pero sino yung totoo? Kaya ang Catholic do not monopolize salvation. We do not monopolize truth. Ano po ang sabi ng kasaysayan? Christianity sa History of Western Civilization, page 177. Ito po yung mga nakikita natin sa silid-aklatan ng mga paaralan. Christianity, during the reign of Tiberius, the religion which was destined drastically to reshape classical civilization came into being. Jesus of Nazareth was one of many Jewish teachers and preachers, but his career and personality launched a movement. Malinaw po sa kasaysayan na si Jesus ay nanguna sa isang gawain. Nanguna po ang Panginoong Hesukristo sa isang pagtalatag ng relihiyon. No? Basahin pa po natin sa kasaysayan pa rin. Nakita niyo po, Biblia referensya. Kasi pag Quran lang, self-serving po iyo. Kasi ako, pwede ko rin naman sabihin na katoliko ni ko, Christianismo eh. Biblia lang ang gagamitin ko eh. Pero ayoko yung lukohin ang sarili ko. Kasi pag Biblia lang ang ginamit ko, eh self-serving po yun. Dapat po kasaysayan. Na hindi naman po Muslim ang nagsulat. Hindi rin po katoliko. Ibang-ibang relihiyon. May meron po ritong Hudyo, meron po ritong Muslim, meron po ritong Protestante. Iba-iba po. Ano po sabi rito? Page 326 ng The Religions. Christianity founded 30 common era. Founder, Jesus Christ. Malinaw po na sinasabi na si Jesus na pinaniniwalaan din nyo rin naman bilang isa. Yun po ang common ground namin actually ni Brother Rashid eh. Ang pagkakapareho po namin ni Brother Rashid ay pareho po kami naniniwala kay Jesus na mula sa Diyos. Pareho po kami naniniwala kay isa. Ayon po sa inyong lingwahe. Yun po ang aming pinaniniwalaan. Pero ito po tanong, at ito ang gusto kong marinig din mamaya kay Brother Rashid. Kung yung isa o Jesus na pinaniniwalaan din nating pareho na mula sa Diyos ay nagtayo ng relihiyon, bakit kinakailangan pang magtayo ng panibago? Bakit pa kinakailangan magtayo ng sariling relihiyon kung meron na palang naunang nagtayo? Kaya nga po ang tanong kay Brother Rashid kanina, may nauna bang totoo? Sabi niya, hindi nawala yung totoo. May mga natirang tao, may mga natirang tao pala sa totoo. Eh bakit hindi kayo umani doon sa mga natirang tao na totoo?
At ano yun? Yung natirang tao sa totoong pananampalataya. Basahin niya po ang referensya mamaya, aabangan ko po. Sabihin niya na yung Abrahamic na religion na yun, ay yun yung totoo at hindi nawala, at ito yung Islam eventually. Yung po yung hahanapin natin. No? So una, ang tunay na simbahan dapat mula kay Jesus, o tunay na reliyon. No? Nagtayo siya ng reliyon. Kaya nga po sabi sa Roma, Gistres, ito po ang ating mababasa. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng takwira ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwira ng Diyos. Ayan. Meron po pala talaga mga hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos at nagtayo ng sariling kanila. Paulit-ulit ko pong sasabihin, no? Out of curiosity na rin. No, hindi lang dahil gusto kong tibagin. Actually, hindi ko naman titibagin si Brother Rashid Andasa. Out of curiosity na rin. Kung hindi pala, kung nagtayo si Jesus ng simbahan na pinatunayan ng mga kasaysayan, maliban na lang, kung sasabihin niya po na yung mga kasaysayan po ng libro, hindi totoo, ano pong paniniwalaan ko? Yung mga libro na sinulat ng scholar o siya nagsasabi hindi totoo, mahirap po maniwala sa chismis. Hindi po ako naniniwala sa chismis. Ang pinaniniwalaan ko, yung kasaysayan na nasusulat sa mga aklat at yung Biblia bilang aking internal evidence. Ito po ang gusto kong marinig mamaya kay Brother Rashid. No? Sino ang nagtayo ng kanilang reliyon? Kailan pinangunahan nino? Sino nang una? Kailan nagpasimula at saan nagsimula? Yun ang dapat niyang malaman. At dapat mo rin po itong makita at marinig. Pag hindi po natin narinig sa kanya o malabo, may problema. Kasi po, pag hindi po sa Diyos nangangahulugan, hindi totoo. Hindi 100% truth. Eh, ang pinag-uusapan po natin dito, 100% truth. Yung 100% na katotohanan. Kaya nga po, ang ibig sabihin, ang hinahanap po namin, yung original. Ayon sa Biblia, nagtayo si Jesus ng iglesia o simbahan. Baka sabihin, eh, yung iglesia, hindi reliyon yun. Saan yung manabasa na ang church ay hindi religion ayon sa definisyon ng religion. At kung ang kasaysayan po muli ang tatanungin, ano ba ang original? Sa pahina 334, ito po ang ating mababasa ng the religions. Roman Catholic Church, 1st century. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Mga kapatid, mga kababayan, Biblia po at kasaysayan ang nagpapatunay na may original na tinayo. Bakit kasi sali doon sa hindi itinayong original? Bakit ka doon bibilang sa may nauna pa lang nagtayo, eh bakit bibilang ka pa o makikibilang ka pa sa itinayo na bago lang, eh may original pala. No, sasabihin nila na korap. Basahin din po natin. At ang tunay na reliyon dapat nagsimula sa Jerusalem, hindi po sa Arabia. Mamaya po, ipapaliwanag ko bakit. No, pero ang tunay na reliyon dapat sa Jerusalem nagsimula. Bakit po? Tignan po natin. Muli kasaysayan. Pag sinabi niyong manito, patunayan niyo kung bakit pa dito. Eh, muli, anong papaniwalaan ko? Ikaw o itong aklat kong hawak? The knowledge book. The new book of knowledge. Encyclopedia po. Basahin po natin. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang tunay po pala nagsimula 2,000 taon na ang nakaraan. Mamaya,
Patunayan po ng ating kapatid na Rashid Indasan kailan siya nagsimula. At hanapin natin yung referensya. Sa dapat sinasabi doon, opo, tatanggapin ko po na sinasabi sa Quran. Ang problema, yung Quran po, hindi ko pinaniniwalaan. Para po kami nagsasabunod na dalawang palko na ang gagamitin niya, Quran, ang gagamitin ko, Biblia. Sabihin ko, Biblia totoo, Quran totoo. Pinagsabunodan po kami kaldo. Dapat po, referensya, susuportahan, sapagkat ang kasaysayan na hindi magsisinungaling. No? Definitong sinasabi na 2,000 taon yung Jesus na pinaniniwalaan din naman ng ating mga kapatid na Islam ay natayo ng simbahan na iglesia. Ang tanong ko, bakit hindi kayo nakianib doon? Yun ang aking gustong marinig sa ating kapatid na Indasan. No? Ibig sabihin, ang reliyon, tunay, 2,000 years ago po dapat nagsimula. No? Hindi po ba napakasimple lang na malaman ang tunay na reliyon? Tinanong na po ba natin ito, mga kapatid na Islam? At mga kapatid din na Kristiyano, para malaman natin ang totoo, kailan tayo nagtatag? Sino nagtatag? At saan napatatag? Para malaman natin na ito ay totoo. No? Marami pa mong aspeto. Kung mali pala ako, di pabulaanan po ng ating kapatid na Rashid Indasan. Sabihin niya na hindi si Jesus ang nagtayo ng Katoliko. Sasabihin kanina yung apostles, yung discourse of the Apostle Creed. Hindi po tinuloy yung base. Hindi po ko nagtaka kung sinasadya o aksidente lang na hindi tinuloy yung base. Kasi pag tinuloy po natin yung base na kalagay doon, yung the Holy Roman Catholic Church is a descriptive. Dinidescribe lang niya yung iglesia existido na. Kaya nga po, gusto kong malaman, sayang nga po, wala akong kopya din noon. Pero alam mo yun, nabasa ko yun eh. Hinahamon ko siya, patunayan ang sinabi ni Pinito na ito ang pangalan at ito dito sa taon na ito, titinatag. Yun po ang hanapin natin sa kanya. Para mapabulaanan niya ako at pabulaanan niya rin yung sinasabi ng kasaysayan na ang nagtayo ng aming simbahan ay si Jesus. At kung hindi si Jesus, sino? Baka may safe registration po kami. Pwede niyo po bang maituro? In fairness naman po sa ating mga kapatid na Islam, wala rin po silang safe registration. No? Kaya nga po, magandang talakayan ito. At sa bandang huli, sana, no? Let's meet in the middle, no? Para sa isang mas magandang pagtatalakay ukol sa pananampalataya. Muli, tao po ang magdidesisyon. Tao po ang magsasabi kung ano ang totoo. Ito po kanina. Yung CCC. Ang binabalikan ko na po ay yung mga referensya na pinakita po ni Brother Rashid Indasan. Binasa niya po yung 841. Nakalagay doon, babasahin ko po ulit. The church's relationship with the Muslims, the plan of salvation also include those who acknowledge the Creator. In the first place, amongst whom are the Muslims, these profess to hold the faith of Abraham. And together with us, they adore the one merciful God, mankind's judge on the last day. Sinabi po ni Prater para na Rashid Indasan, ligtas na rin pala tayo! Dapat tapos na ito! Wala naman po sinabi rin itong ligtas na po tayo ang mga Islam. Ang sinabi po, kabilang sa plano ng salvation, hindi po sinabi ligtas na. At hindi rin po naman ang sinasabi ligtas na rin kami dahil kami Katoliko. Again, we do not monopolize salvation, neither the truth. Pero sana po paggagamit ng referensya, ipaliliwanag po ng tama. Tinanong ko po, kung nabasa po yung 846 at 847, tinanong ko po kung nabasa po yung 846, 847, hindi naman po napaliwanag po anong ibig sabihin doon. Babasahin ko po. Kailangan po magpapaliwanag ng CCC. Kami rin po. Mapapansin po ninyo, wala po akong binubuklat ng Quran. Kasi po nirespeto po ang Quran. Ayaw ko pong banata. Maliban na lamang, kung may tanong doon, kung di ko alam, hindi ko sasagutin. Honest po eh. No? Wala po akong tinatago, wala rin akong pinuputol. Tingnan po natin. Sana binasa ko ni Brother Rashid eh, para malaman natin kung totoo ba.
Una, sinabi, ligtas na, nakalagay pala doon, plan of salvation. Kabilang lang pala sa plano ng salvation. At kung babasahin mo yung 847, ang 846 kasi nakalagay doon, there is no salvation outside the Catholic Church. Walang kaligtasan sa labas ng Katoliko at nilinaw ito sa 847. This affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and the Church. Those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His Church, but who nevertheless seek God with sincere heart and moved by grace, try in their action to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those too may achieve eternal salvation. Pag alam nila po pala ang katotohanan, umalis ka pa rin, doon po kami may tinatawag na sin of separation. Pero kung hindi mo alam ang katotohanan na may totoo palang tinayo si Jesus, pero sumusunod ka naman talaga sa magandang utos ng Diyos sa pagmamahal, pag-ibig at kapayapaan, merong salvation. Problema po, ipinaririnig ko po sa inyo ngayon ang katotohanan na may nagtayo pala at tayo po ang mag-decide. Muli, maraming salamat at magandang hapon. Hello, please, okay. Ngayon, magtatanong pa muli si Brother Basit kay Paul sa loob ng 10 minutes. Okay, start. Okay, bigan na Paul. Lakan ba? Magpa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 p
ang tunay na reliyon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang reliyon ito ay God deposited, if I may, don't deposit ang Diyos. God deposited the 100% true faith. Maaari mo ba kaming basahan sa internet evidence na ginagamit mo? Siyempre, siguro, number one, Biblia. Dahil yan ang ipinakilala niyo sa mga salitaan ng Diyos. At lumalabas Diyos ang nagsabi ng usap. Maaari mo bang mabasa? Meron bang sinabi ang Diyos sa Biblia na ang tunay na reliyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Muli, ang magpapaliwanag po ng Biblia ay kung sino ang nagmamay-ari ng Biblia. Kung pababasa pa sa akin, naniniwala pa siya dito sa Biblia. Ganito po yan. Regardless, natin mo naman ako ngayon. Ako nagtatanong sa'yo. Hindi na importante kung naniniwala ako o hindi. Ang kinukuha natin dito, biblical facts. Regardless kung naniniwala ako o hindi. Agnostic talk. Kung malinaw bang nakasulat doon, at kanina tinutumindig ako eh, malinaw nakasulat sa Quran, Islam ang binigay ng Diyos. Ngayon, sa Biblia ba, may nakalagay na ang tunay na reliyon, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mr. Moderator, sasagutin ko po yung tanong. Meron. Dahil amin yun eh, Biblia namin. Kung meron po, saan pong chapter at anong talata? Papayag ka ba na ipapaliwanag ko na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana na itong Iglesia? Kakain na lang ng oras. Ganito po. Iglesia, so hindi, meron po bang verse? Nang muna po, verse. Mamayon may paliwanag. Meron po bang chapter at verse? Meron, marami. Hindi, isa yung verse lang. Hindi ko lang kontra yun. Marami nga. Ibigay mo lang sa akin, anong chapter, anong verse, na ang Diyos ang nagsabi, ang tunay na reliyon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Huwag mo kami tuluan kung anong mababasa namin. Ang sinasabi dito, kung mabasa mo pa, paniniwala ka. Hindi ko po kayo tinuturuan kung ano ang babasahin. Kayo ang nagsabi, may mababasa. Tinatanong ko, marami saan? Kasi hindi ko alam. Dahil nangutinay po kung mababasa nito, hindi ko nabasa. Ang apostolika, Romana. Ngayon, baka alam mo,
isend mo sa akin, sabihin mo sa akin yung chapter, talata, magtatanong ulit ako ng panibagong tanong. Papayag ka ba? Babasahin ko. Marami, ipapaliwanag ko. Pakain ang oras mo. Isa lang, chapter tsaka verse lang. Isa. Mateo 16:18. Maraming salamat ha. Ngayon, babasahin ko yung binasa mo kanina, Mateo 16, ha? Binasa mo 18. Mateo ba, Marcos? Ha? Mateo. Okay. Okay. Narinig ko na ito eh. Sa mga iglesia ni Cristo. Ang sabi dito, sa Mateo, sabi ni Cristo, ito, pakinggan mo. Ha? Sabi niya. Ha? Sa verse 10. Yan na. Hindi na. Anong oras na? Okay. Ang sabi ba niyo, sabi ni Cristo dito, itatayo ko ang aking iglesia. Brother Paul, hindi ko naman nabasa dito, itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gusto ko lang linawin, bakit mo nasabi, ito yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, samantalang hindi naman yun lang nakasulat. Kung sasagutin ko nga dahil binasa niya kanina eh, ang pagkakaalam mo kasi ang pangalan lang, the Holy Roman Catholic Church, eh hindi nyo binasa eh, the descriptive of the church. O, babasahin po natin, sasabihin ko yung mga talata, sundan nyo po. Ito. Susundan nyo po, babasahin ko yung mga talata. Sabi mo kasi, na Katolika, Apostolika, Romana. Sandali, sandali. Nag-iisa, babasahin ko isa-isa, sundan nyo. Sandali, ang matibay na binigay mo kapatid, ay yung nakasulat sa Biblia. Nang sinabi mo, sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi mo, dapat 100% na totoo. Kung 100% na totoo, bakit hindi sinabi ni Kristo, itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kasi sabi mo, hindi pwede 25%, hindi pwede 50%, kailangan 100%. Ibig mo sabihin, hindi 100% yung sinabi ni Kristo. 100% yan. Kung 100%, Brother Paul, bakit hindi sinabi ni Kristo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ah, malinaw, sinabi sa banal na kasulatan namin yan. Yeah, doon muna po sa sinabi. Babasahin ko isa-isa. Uh-huh. Tinuturuan mo pa si Kristo eh. Linaw na nga sa Biblia. Maubos yung oras ko eh. So, ayaw mo na eh. Doon po sa sinabi ni Kristo, wala akong Apostolika Romana. Wala po. Meron marami sa Biblia. Di ba? Okay. Ito. Para maging maliw, ilang oras na? 3 minutes. 3 minutes na lang. Ngayon. Ito. May 12 apostol po si Kristo, di po ba? Para maging malinaw, kasi dapat kumbok na kagad, para wala nang paligoy-ligoy. Sa 12 apostol po ba ni Kristo, meron po bang nagturo doon na ang reliyon ay Iglesia Katoliko Apostolika Romana? Meron po bang, may mamabasa po ba kayo ng tinuro ng 12 apostol ni Kristo ay Iglesia Katoliko Apostolika Romana? Ayon tinuro po nila Iglesia Katoliko Apostolika Romana. Ah, meron po kayong mababasa. Meron? Saan po ba sa inyo? External, internal? Internal po sa Biblia. Okay. Ngayon po ang problema kung babasahin po niyo sa amin. External, internal? Internal po. Siya na, isang talata. Kahit di mo nabasahin. Mateo 18:28-19. 18:24-47. So, nakalagay po doon yung Apostolika Romana. Sabi niyo kanina, itinuro. Eh, ngayon gusto niya lagyan ko ng... Oo po, ano yung sabi niyo? Ano pa talaga? Kasi ang sabi niyo, paano namin mararamdaman totoo yung Apostolika Romana? Hindi ko kasi maramdaman, Brother Paul eh. Gusto ko man naman na yung Apostolika Romana ang totoo. Saan mo mababasa
na ito talaga ang tinuro ng labindalawang apostol ni Kristo. Tama ba ba sa boy? Yan ang tinuro. Ano po? Maraming talaga. Pwede po bang mabasa ninyo kung anong talata ng Biblia na may nakalagay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Marami! Pagsahin natin. Okay. Roma 1:7-8. Ano nakalagay ito? Basa atin. Marami ito. 1:7-8. Sa lahat ninyong nga sa Roma, mga iniibig ng Diyos. Mga, mga sa Roma, iniibig pa ng Diyos. Tinawag ng mga banal. Banal pa. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula. Ocho. Kauna-unahay, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Na? Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, tungkol sa inyong lahat na ang inyong panalampalataya ay bantog sa bantog sa buong sanlibutan yung pananampalataya di na ituro. Pananampalataya na yun katoliko kasi ang ibig sabihin ng bantog sa buong sanlibutan katakolos ang ibig sabihin universal katoliko yun. Okay, anyway, mamaya natin tutulan niya kasi nagtatanong lang tayo. Sabi mo kanina, hindi ninyo ginagawang exclusive ang salvation. Tama ba? Wala. Tapos ngayon, binasa mo yung katekisis. Outside the church, there is no salvation. Tama po yun, at pinaliwanag po yan. Pagkatapos, hindi ba magkasalungan yung sinasabi mo? Pinaliwanag. Hello, sandali lang po. Pwede ba ako sa susunod na question and answer portion nyo, pag-oras may papabasa, i-stop natin muna sandali ang time. Pa, kasi nakahanap po tayo ng katotohanan dito eh. Yung last question kung sasagutin. Sabi niya po kanina, sinasabi po pala namin there is no salvation outside the Catholic Church. Pinaliwanag po kanina malinaw, hindi lang po ata narinig ni kapatid na Rashid ang dasal. Na pag alam mo na ang totoo, pero hindi ka pa rin nakabilang, medyo may problema doon. Pero hindi po naman totoo, tulad po ng ating mga kapatid na Islam, na maganda rin naman po ang tinuturo, pag-ibig, kapayapaan, may kaligtasan po. We do not monopolize salvation. Okay, so sa next question and answer, mamaya, pagkatapos ng standing Indasan, sa tuwing papasahin po yung, halimbawa may papabasa si Brother Paul kay Indasan, may istang po natin ang time. Tapos tutuloy natin ang oras kapag sa next question. With the permission, kailangan po ng permission ng moderator. Okay? Okay, for the standing Indasan for 20 minutes, start. 20 minutes sa next time. Okay, start now. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng saborit po sa salamat ay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Bago ko ituloy yung ano, ilang minutes ako yan? 20 minutes, okay, bibilisan po. Bago ko ituloy yung isang argumento ko bakit ako tumututol ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi galing sa Diyos, meron na akong gustong punahin. Bakit kayo na pong bahalang magpasya? 100% siya ng 100%. At sinasabi niya pang internal evidence. At sinasabi niya pang ayaw niyang gumamit ng Biblia. Pero parang kapalagay ko, Brother Paul, sabihin mo lang ang totoo. Totoo ba na kaya mo ayaw gumamit ng Biblia kasi ayaw mong maging self-serving, katulad na sinasabi mo kanina? Kaya ayaw mong gumamit ng Biblia, mabibisto ka. Kasi wala naman dito Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nung may binasa mo kanina, sabi mo pa nga eh, panahon pa ng Betamax, nakikipag-dibati na ako eh. Hindi mo Betamax, Betamax pa siya mo. Ano ba? BBCD naman? BBCD. O BHS. Okay. Anyway,
bakit ako tumututol? With all respect, mga kababayan Katoliko, ha? Debate ito. Hindi lahat ng aking sasabihin ay kaaya-aya sa inyo. Ngunit ako po ay magkaibigan naman po tayo. Ha? Ngayon, bakit po man-made po? Hindi ako kumukorma sa sinabi ni Paul kanina eh. Hindi rumalaga ang doktrina para malamang ang totoo ang reliyon. Hindi totoo yun. Kaya kung ang doktrina mo supply, talagang hindi galing sa Diyos. Itong unang-unang higit na tinututulang ko sa Katoliko. Bakit? Kung totoo, 100%. Ang Roman Catholic Church, bakit ang doktrina ay inimbento lang, later on, daang-daang taon na, wala na si Jesus dito. Bakit? Una, yung salitang Trinity. Sa salitang Trinity, tuloy-tuloy mga kapatid. Dito, inimbento yung salitang Homoousios at Theotokos. Wala po yan sa dating paniniwala. Mababasa mo ba na sinutinuro ni Kristo yung salitang Homoousios at saka salitang Theotokos? Mamaya, papaliwanan po natin yan. Sa Trinity, there are three distinct persons in one. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Hindi po ako naniniwala na ito po'y katuruan. Even by the Bible, di ba? Meron po tayong evidence. Tuloy. Yan, kanina, mamaya, babalikan po natin yan. Sige po. Ito po yung mga, the modern, the dogma is the result of church teaching mainly during the 3rd to 5th century. Yan po yung batayan ko. Kailan nagsimula yan? 300 hanggang 500 na after Christ. Yung salitang Trinity na invento lang. Ngayon, yung salitang Homoousios. Babasahin natin yung salitang Homoousios. Pakibasa ko. Yung Bible. The word. Yung Bible Dictionary 1982. The word Trinity is not found in the Bible. The word Trinity is not found in the Bible. Ay, wala pala sa Bible. Isa yung kinuha yan. Eh kasi inimbento yan. Ni Tertullian, siya ang unang-unang gumamit ng salitang Trinitas. Tatlo. At para may paliwanag yan ng mainam, kasi tinutulang nila si Arius, na isa naman church father, sila nagkukontrahan eh. Sila nagtatalo-talo eh. Bakit? Kasi wala pa namang Biblia nun eh. Mamaya papaliwanag ulit. Bakit? Kasi it did not find a place formally. Pakibasa. It did not find a place formally in the theology of the church till the 4th century. Okay, kita mo, halos apat na raang taon na. Wala pa rin yung formal theology about Trinity. Eh, yan ang pinakapundasyon nila, yung Trinity. It is not a biblical doctrine. Pakibasa. It is not a biblical doctrine in the sense that any formation of it can be found in the Bible. Ngayon, Scripture does not give us a formulated doctrine of the Trinity. Encyclopedia Americana. Sige, tuloy. Encyclopedia Americana, 1956. Christianity derived from Judaism. And Judaism was strictly Unitarian, believing in one God. The road which led from Jerusalem to Nicaea was scarcely a straight one. Or 4th century Trinitarianism did not reflect accurately early Christian teaching. Yung 4th century Trinitarianism, yung turo patungkol sa Trinity, did not reflect accurately early Christian teaching. In other words, hindi yan katuruan nung Kristo, totoong Christian teaching. Kaya huwag mo sabihin kayo yun. Huwag mo akinin kayo yun. Kung meron mang early followers of Christ noon, hindi kayo yun sapagkat mismo kasi sa encyclopedia na yan, nagsasabi, umahamin, yung Trinity is not accurate early Christian teaching regarding the
nature of God. It was. On the contrary, a deviation from this teaching. Ayan, tandaan po ninyo ha. Oh, Encyclopedia Americana yan. Hirap patulan yan. Ngayon, ha, Catholic Encyclopedia. Ano sinasabi ng Catholic Encyclopedia? Tuloy. The New Catholic Encyclopedia, 1967. The formulation one God in three persons was not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life, and its profession of faith prior to the end of the 4th century. Aba, 400 years pabalik, walang Trinity, bravo na. Bago lang yan. Ngayon! Nung unang-unang konselo, Council of Nicaea, inimbento yung salitang Homosius. Ano yung salitang Homosius? Homosius with the Father, one in being with the Father, para patunayan si Kristo, co-substance ng Diyos, katulad din ng Diyos, kapantay ng Diyos, inimbento yung salitang Homosius. Bakit? Sapagkat yung Homosius ang tanging terminology ng magagamit nila para ma-repute si Arius na hindi naniniwala mo si Kristo ay Diyos. Kaya lang, ang tungkol ni Arius, paano mong sasabihin si Jesus ay Diyos din? Pero hindi siya ang Ama. Kapag ang Ama o ang Diyos ay Diyos, si Kristo ay Diyos, dalawa na ang Diyos na yun. Sabi ni Arius, tama naman eh. Ba, nag-invento sila ng terminology para may paliwanag yung kanilang inimbentong doktrina. Kaya, noong 325 after Christ, inimbento nila yung salitang Homosius. That Christ is co-substance with God. Kung ano yung Diyos, ganun din si Jesus. Eh, teka lang, di dalawa na sila yung Diyos? Hindi, isa pa rin. Ngayon, kaya sabi niya, yun ang tinutulong nila si Arius. Si Arius, by the way, ay isa po pare sa Alexandre. Ngayon lang, hindi natapos dyan. Hindi natapos dyan ang usapin. Nagkaroon pa ng Council of Constantinople. Bakit? Sapagkat noong 325 after Christ, ilang minsan lang? 11 minutes. Di, eto na. Na-define na yung 325 after Christ. Ano si Jesus? Kapantay ng Diyos. Nagbutuan eh. Nag-council. Eh, hindi pa tapos. Paano mo may Holy Spirit? Hindi pa kasama. Kaya nung nagkaroon ng council, council na naman, nagtaroon na mo sila. Kaya, sa pamamagitan po ng tatlong pare, sino po yung tatlong pare na yun? Ha? Ha? Okay? Sige, mamaya na. Okay, mamaya na. Sino ang tuloy, Basil of Caesarea, Gregory of Nicea, Gregory of Nazianzen, tatlong theologian from Kapusotia, sa Asia Minor, sila po ang nag-invento, nagsabi na ang Holy Spirit ay fully God, Diyos din ang Holy Spirit. Ha? Sila nag-invento niyan eh. Nakita mo yung doktrina gradual?